Mga kababayan, bibisitahin natin muli yung ating kafederasyon sa LGBTQ na may sakit na PTB. Ngayon po, maghatid po tayo ng gamot at gatas para po sa kanya. Sao po! Good morning! Kapasok! Kumusta? Okay naman. Ha? Okay naman. Okay na? Sige, dyan lang lang kayo para komportable kayo dyan. Nagpalit kayo ng duyan? Pinalitan ko yung duyan niya kasi masakit daw yung likod niya. Pag yung parang bumakat, no? Babakat. Ngayon parang tela na siya. So, kumusta ang araw mo ngayon? Ah, sis, kumusta ang araw mo ngayon, sis? Okay naman. Ah, okay na? Medyo mainit, no? Pag ganito, medyo hinihingal ka. Gusto lang na pag mainit. So, sobrang init, hinihingal talaga kayo na. Kaya hindi ako masyadong malami pag mainit. Bawal ba sa'yo yung tubig na malamig? Bawal. Bawal? Kailangan yung... Kasi pag yung malamig, buhin ako pa, hindi ako makainit. Ah, gano'n. Kaya yung ano lang yung tubig lang na normal na tubig yung mainit. Wala ka bang pag-aanuhan? Pagtatambayan na medyo... Malayo. Malayo naman kasi, madam. Diyan, oh, maglakad pa. Diyan sa may mga... Medyo mainit, no? Kaya may hirapan din siya, lalo siyang yeah, parang hinihingal. Ituloy yung pinakatambayan mo dyan. Sa duyan lang. Masarap sana pag may puno dyan sa likod namin, no? Oo nga, para sa pag malam, wala naman dyan. Puno dyan. Doon sana ilalagay yung duyan niya. Para medyo... Kung minsan, inaano namin doon para makalanghap ng fresh. Sariwa, oo. Kaya lang, hindi niya kayang maglakad. Hindi niya kayang maglakad. Hindi, kasi medyo malayo. Sinasakay namin dyan. Kasi parang hindi siya masyadong hihingalin. So, nandito ako sis, tulad ng aking ipinangako sa'yo, no? Ako ay bumalik. Siningit ko talaga yung oras kung kaya tayo ay busy, no? Talagang siningit ko para mabisita kita muli. Dinala kita ulit ng mas malaki pang gatas. Mm-hmm. Ha? Para sa umaga. Mm-hmm. Gatas na gatas. Tapos meron na rin. Nagsusugar ka ba? Kunti lang. Kunti lang, ha? Tapos meron na rin sugar, binili na kita ng mas malaki pa dyan. Wala na kasi mas malaki pa dyan eh. Hinahanap ko kanina si Isis, wala. So, ito na yung reseta mo. Ito, balik na natin. Ayan. Pang isang buwanan po ito? Tama? Hindi po. Parang 2 months. Pangarang 2 months lang. Ah, pang 2 months lang ito. So, binili ko na lahat. Binili ko na lahat para hindi ka na mag-iisip pa, sis, no? Binili ko na siya lahat. Ayan. Oo, ang dami pala. Kasi kung ano yung nasa reseta, yung kulang na mga kulang, binili ko na lahat para si mama mo. Saka si papa mo, no? Hindi na mag-iisip, pati ikaw. Ang dami pala. Eh sabi ko, siya na rin yung tulong na magkano lang kinikita nyo at sinasakan nyo. And then, pagkain nyo pa. Buti hindi pa ako makaalis. Pagkain nyo pa. Ay, paalis kayo, mami. Saan po kayo pupunta? Sa bukit, madam, mag-ano ng sitaw. Ah, mag-harvest din ng sitaw. So, nandoon na po yung lakay nyo. Andun na po siya. Ah, buti na naabutan kita, no. Kasi may gagawin din kami dyan. Sabi ko, unahin muna natin si sis para baka mamaya wala ng gamot at makainom ka na. Para makaluwag-luwag kasi iisipin mo sis, no. Para hindi ka mag-iisip ng problema. Marami ka ng gamot. Tapos na yan lahat namin, ha? Opo, okay na yan yung reseta niya. Basta uminom ka sa tamang oras, ha? Kakaling siya, uminom. Oo. Huwag mong kakaligtaan kahit isang beses ang araw. Hindi ko na sinasabi pag-iimot na lang ako. Oo.
Pag gabi, may talagang tubig siyang dinadala ko sa kwarto. Tapos mag-a-alarm ka kung sakaling makakalimutan mo, at least may alarm clock ka, nag-aano sa'yo, mag-re-remind sa'yo. So, ano pakiramdam sis, na may mga gamot ka na lahat, nandiyan na, nabili ko na. Wala na akong iisipin ano, oh, bibili diba? Ko. Oo, hindi ka na mag-iisip kung ano ang may pambili ba bukas, may pambili ba mamaya, kung meron mang kita si nanay at si tatay mo, pambili na lang ng bigas at ulam, no? Hindi na iisipin yan. Tulad niyan, may kita sila sa isang araw, 200. Kaya 150. Siyempre yung 50 doon o 100 doon, imbis na pambili ng bigas, siyempre, mas uunahin nila yung gamot mo. Mas uunahin pa yung gamot. Bahala na yung bigas, bahala na yung ulam na mahanap sa kapitbahay o mahiram. Kasi yung gamot, hindi. Hindi nahihiram sa kapitbahay, hindi nahihingi. No, talagang bibilin mo sa butika. Pero yung bigas, pwedeng sa kapitbahay, pwedeng sa kakilala, sa kamag-anak, pwedeng ganun. Kaya nga, yung malaking bagay na, no, nanay, hindi na mag-iisip. Kahit kikita ka ng 150 o dalawang daan, pwede na yung pagbigas-bigas o lang. Salamat. Basta magpagaling ka. Sis mo. Oo, lahat na yan. Inubos ko na. Para makalog-log. Tapos, ito, mag-iinom ka sa yung umaga. No. Di ba may gamot dyan na before breakfast, na empty stomach? Yung empty, di ba? Empty stomach na walang... Kasabay ay, ano bang tawag doon? Yung tapos after noon after 30 minutes bago siya mag-breakfast and then meron na naman siyang gamot. Sundin mo yun para yan kasi hindi naman talaga delikado yan. Parang lagnat lang yan eh. Tatlong, madaling gamutin. Tatlong piraso ang iniinom niya ito. Ilang dosage yun? Tatlong piraso yan, madam. Ang laki no, kumpi. Oh, tatlong piraso, isang inuman. Ito yung libre sa ano? Iyan lang po ang libre. Six months na inumin. Ang laki no. Dati nga po nung unang take ako niyan sa hospital, madang ano eh, apat na piraso. Kaya na mababa ang timbang niya. Kaya tatlo. Bumaba kasi yung timbang niya. Dalawa na lang. Tatlo. Ay, tatlo na lang. Kumain. May gana ka bang kumain? Malakas naman ako kumain. Kumain ka nung kumain na. Tapos more on water ha. Para lahat ng iniinom mo, kahit pa paano ma-drain. Pero meron ka na maling vitamins B complex, no? Para sa mga buto-buto mo. Kumain ka lang ng kumain. Pero sa pakiramdam mo ngayon, kahit pa paano na nagamot ka, okay naman, ano? Okay naman. Yung pag-ubo mo, yun lang pinaproblema mo ngayon. Tsaka yung paghinga ko. Kaya hindi kasi madam, nung maliit pa siya, talagang meron na siya sakit sa puso. Dating may sakit na siya sa puso. Kaya pala na parang nadoble na ngayon, may sakit ka pa sa puso noon. Dati. And then, nadagdagan pa yung baga mo na ano. Payat, payat ba talaga? Sapat pa atin siya nung bata. Hindi payat talaga madam. Kaya lang, mas lalong... Pero nung bata siya, hindi naman siya hirap humingi. Hindi naman, humingi. Madam. Kaya lang nung... May pagkakataon na hinihinga siya, gano'n. Wala naman. Bigla-bigla din natutumpa pag minsan na kami kasi... Kaya kalaban talaga niya yung init, mami. Kaya kailangan niya medyo fresco yung matatambayan sana niya. So... Pinakbo niya na sa hospital. Kaya mo talaga sis. Kung madali lang to niya, napansin lang kaagad niya, hindi na biniwala yung kanyang ubo. Hindi ganito. Saka nung lockdown kasi. Nagkataon din no, nag-lockdown kaya wala kang choice, di magkapag-check up. Pero may nagsasabi sa akin nun doon na samahan daw niya ako magpa-check up. Eh kaso ayaw ko, sabi ko. Kasi pag pina-check up ako doon, sigurado mako-confine ako. Alam ko yun. Kaya pinilit mo talagang umuwi. Tiniis mo lang talaga. Nag-antay ka ng pagkakataon na pwede na. Kasi kung baka i-confine ka, baka iba pa ang finding sa'yo. Baka wala din mag-aasikaso sa akin. Mapapabayaan lang ako. Tama, no? Kaya pinilit ko talagang maka-uwi. At buti naman naka-uwi ka din. Pinihapin ng amoy.
Tapos, sinalubong namin dito sa ano bang yun. So, kumusta naman si bossing mo? Kita paano nakabagbigay naman ng tulong? Ako, hindi. Pinabayaan nga mga dami. Ilang taon ka na doon sa trabaho mo? 1 year. Hinatid ka lang? Hinatid lang po. Hindi mo lang nakapag-abot kahit kunti? Ay, wala. Nandun nga po kami, madam. Halos kulang nga po yung kain. Hindi kayo po yung pagkain. Minsan wala. Minsan nga nag-uulam na lang ako ng ano. Yung mga chichirya. Kasi wala talaga. Para lang makakain? Ulam, chichirya. Ano klaseng chichirya yun? Yung mga bangus. Yung mga lalang. Mambiso-piso. Yung pisong mga bangus. Yung chichirya tagpipiso. May mga bangus ganyan. Yun ang inuulam nyo. Para lang talaga. Para lang makakain. Di ba libre? Libre bahay? Libre po. Kaso nga lang yung... Libre pagkain. Pero po nung nag-lockdown, parang pinabayaan po kami. Na imbis na... Tulungan. Tulungan kayo dahil gano'n na ang sistema, lalong hirap sa pagkain, doon pa kayo hindi na pag... Lalo kayo... Buti nga po may nagbibigay sa amin ng mga relief. Pag may nagbigay ng relief sa amin. Tinitipid nyo na lang. Yun na lang. At buti lang hinatid ka pa, sister. Pero sinabi ko, usap ata yung kapitan niyo doon sa may amo nila. Yung kapitan po namin, tinausap po namin. At saka dapat sis, kahit pa paano, tutan medyo matagal-tagal ka na. Mag-abot man lang ng konting tulong, ayos na. Malaking bagay na sa'yo yun. Kasi alam naman niya, walang-wala ka. Mas lalong nangangailangan kayo dahil doon yung situation mo. Kaya kailangan dapat, magbigay din siya. So, sa halip na tutulong, pinabayaan. At buti na lang, makauwi ka. Yun ang mas importante doon. Kung madam, yung nakauwi siya. Nakauwi siya. Dahil kung nagkataon na doon ka lang, tulad ng sinabi mo na walang mag-asikaso doon, wala. Nakauwa siya doon namin. Sabi nga namin, paano ka na doon? Bawal yung ano ha, bawal yung nagbubuhat ata ng mga hindi, hindi nagtatrabaho madam. Sa talagang ang trabaho, nandiyan lang yan. Andito naman kami. Oo, nandito naman yung mga kapatid mo, nandiyan naman yung mama mo, hindi ko pinapayaan. Ang yung mahalaga sa'yo is kumain, magpalakas, magpagaling, no? Para balik sa normal, doon na, babawi. Basta kung ano yung vision natin noon, naging loyal na sa atin. So, iwasan, no? Huwag natin balikan kung ano yung nagiging cause bakit nagagawin tayo. Ganun lang yun. Okay, hindi na ako magtatagal ha. Buti na abutan ko si mami mo. Pagpasensyahan mo na. Pero ako ay dadalaw-dalaw pa rin sa'yo, no? Titinan ko sa mga schedule ko kasi ako sobrang busy din. No? Talaga ngayon nga, siningit mo talaga kita. Kasi iniisip ko yung gamot mo dahil bawal yan. Sa hindi na nainom ng isang beses kat isang beses isang araw. Okay sis, dito na kami. Magpagaling ka ha. Maraming salamat na nai. Maraming salamat na nai. Umulog ka ng gatas ha. Lagi. Tapos pag wala kang nga ng kumain, pilitin mong kumain ka ng kumain. Then magtubig ka lagi. Ha? Okay sige sis, mag-ingat ka sis. Bye-bye. Bye-bye na. Okay. Ayan mga kababayan, tayo ay nabalikan na po natin si Sis Marvin kung saan nagbibigay po tayo ng munting tulong lalo na po doon sa kanyang pangangailangan na mga gamot niya na ibili na po natin lahat kaya kahit paano makaluwag-luwag na rin po sila sa iniisip nila na kung paano sila kukuha, kung saan sila kukuha na pambili ng gamot. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless you all.